mga kabidyo. Okay, ito muli tayo sa ating panibagong video. Pag-assemble natin ng speaker natin. Talagyan natin ng speaker or i-install na natin ng speaker yung ating speaker box na ginawa. Papakita ko lang sa inyo yung ating mga ikakabit na speaker. Ang size ng ating speaker is 15 at subwoofer. Crown ang tatak niya or brand niya. So dito muna tayo sa ating wire. Ang ating wire na ginagamit is 16. Number 16, mga kabidyo, okay. Transparent. Subwoofer. Crown. Dual impedance. Ang wattage niya is 450 watts and 8 ohms. So ito yung kanyang likod ng ating speaker na gagamitin. Subwoofer. At ang wattage niya is, ulitin natin, 300 minimum o normal. At 450 watts maximum. Okay, subwoofer ang gagamitin natin, mga kabidyo, okay? Ang linya natin dito, mga kabidyo, okay, gagawin natin siyang 4 ohms. Ayan. Size 15. At dalawa ring mid. Ayan. Puro crown yung ating gagamitin. 100 to 150 watts. At ito yung ating tweeter na may horn. Crown. Ito yung gagamitin nating capacitor para sa ating mid-range. 6.8. Kita nyo ba? Sana. Basta 6.8 UF and 100 volts. Para sa ating tweeter, capacitor, 2.2 UF or microfarad. Tweeter capacitor, 2.2 and 100 volts. Ayan, para sa mga magtatanong kung anong ginagamit natin capacitor. Then, gagamitin tayo ng speak-on male para safe yung ating mga linya-linya kung sakaling ipaparin natin yung ating gamit. Male and female. Kung magkano price nila, ilagay ko na lang sa ating description at check nyo na lang doon kung magkano yung mga price nila. Pawat isa. Okay mga kabidyo, okay, umpisa na natin yung ating pag-install or wiring sa ating speaker. Ito yung ating diagram mga kabidyo, okay, basta nakaparallel lahat sila. From tweeter to mid, nakaparallel siya sa ating sub. Basta huwag nyo kalimutan yung ating mga capacitor. At yan na nga mga kabidyo, okay, pinaralel natin si sub para maging 4 ohms. Ibig sabihin ng parallel, positive to positive and negative to negative para sa mga magtatanong.
At meron na tayong isang finished product, mga kabidyo. Okay, kita nyo naman, napaka-pogi ng ating nagawa. At pumunta naman tayo sa ating pangalawang speaker. Okay, ulitin lang ulit natin para malinaw sa ating mga kabidyo. Okay, yung ating tweeter ay may capacitor and then nakaparallel siya sa ating subwoofer. Ganon din si mid, mga kabidyo. Okay, meron siyang capacitor and then nakaparallel din siya kay subwoofer.
So ngayon mga kabidyo, okay, tapos na natin i-wireless yung ating mga speaker. Next natin ngayon is syempre testing. At gagamit tayo ng amplifier ng Sakura 735. Ayan yung ating Sakura 735. At ngayon is testingin na natin kung anong tunog niya. Ito yung ating panglinya sa ating speaker. Ayan, dalawang speak on para madaling i-install. So ito yung ating linya mga kabidyo, okay? Left and right para balance. Speaker A. Ang wattage ng ating Sakura 735 is kung sa 8 ohms 700 watts and then kung naka 4 ohms naman yung ating mga linya or yung ating speaker is umabot siya ng 1.3. Ganun sa Sakura 735. Pero hindi naman totally 1.3 talaga yun. Kumbaga propaganda lang nila. Kasi integrated amp nga sila. And then kung i-match natin silang dalawa, match naman sila kasi naka 4 ohms tayo. Okay, kaya testingin na natin. Testingin muna natin yung ating microphone. Check test. Hello. Check test. Check test. Hey. Hey test. Hey test. Hey. Test. Check. Hey test. Hello. Hey. Check. Hey test. Ngayon is testingin naman natin yung ating sounds kung anong tunog niya.
ayan na nga mga kabidyo, okay, napakinggan nyo yung ating sound check ng ating ginawang speaker box or yung ating wirings ng ating mga speaker. Medyo mapapansin nyo is medyo bumabayo siya dahil nga sa booper siya. Busog naman siya sa kanyang sounds. Pwede na rin siyang video okay po rin, okay? Medyo malakas yung kanyang sounds. Kaya sa mga nagplaplano kung ano yung maganda setup, medyo mumurahin lang. Mga simpleng setup kagaya nito mga kabidyo, okay? Okay na. Kung pansarili nyo ng pambahay, medyo solved na kayo sa sound trip nyo. Kung tatanungin nyo kung magkano nagastos natin dito mga kabidyo, okay, dito sa box natin at sa mga speaker natin at sa mga accessories, umaabot siya ng kulang-kulang 10,000. Ito mga materials natin at yung mga pintura. Medyo may kamahalan kasi yung ating subwoofer na D15. Umabot siya ng mga 2,000, mga 2,300 ganyan. So, dalawa yung ating ginamit kaya umabot siya ng mga 10,000 na rin. Kung kayong gagawa, pero kung pagagawa nyo sa iba, syempre may labor yan kahit papaano. Speaker box pa lang yan mga kabidyo, okay, at mga speaker. Hindi kasali yung ating amplifier. Sa box pa lang yan, umabot mga 10,000. Siguro kung ibebenta ko siya, mga 11,000. Kasi merong gustong bumili sa akin itong box ito. Siguro price ko rito mga 11 to 12,000. Yun yung price ko sa kanya. Epang speaker lang na ito mga kabidyo, okay. Wala siyang amplifier. Nagamitin niya lang pambahay at medyo okay na rin. At hanggang dito na lang mga kabidyo, okay. Sana ay minapulot kayo kahit konti technique sa ating paggawa ng ating speaker box at ang ating panglinya ng ating speaker. And commentary po kayo kung sakali may katanungan kayo. At sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo. And notification bell, damay nyo na. Para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli and God bless.